Ito at saka ito, yung pagitan. Kapag mas maluwang yan mga kalitar, mas malakas buwatak na. Oh! So, what's up mga kalitar? Yan. For today's video mga kalitar ay magpapalipad tayo mga kalitar ang ating ginawa kagabi. So, may ginawa ako kagabi mga kalitar. At ito ay matagal-tagal na tayo hindi nakakapagpalipad dito mga kalitar. Ito ay pangkitay na nakapagpalipad talaga tayo isang araw noong na pangkitay pero hindi ganito yung puwet. So, ito mga kalitar yung ating pangkitay. Matagal na tayo hindi nakakapagpalipad mga kalitar na ito. Ito mga kalitar ay puwet kupas. Ito yung ating pangkitay. Ito yung tinatawag namin kinupas. Bali ito mga kalitar ay hindi bilog na bilog yung pinakadulo kasi medyo patusok. Sadya kong ginanon mga kalitar yung dulo para maiba naman kasi yung ginagawa ko puro pabilog na lang. Eh magaling yung maiba naman tayo mga kalitar. Ito mga kalitar ay laon ng kawayan mga kalitar. Yan. Ito mo. Nababaheng yung ating camera girl. Yan mga kalitar. Focus. Ito mga kalitar, laon yung kawayan. Yan, kita nyo ba mga kalitar? Tapos ang kapal, pakita mo yung kapal. Yan, ganyan kakapal mga kalitar. Siguro, singkapal lang hiniliit. Tapos sa dulo, napakalambot ng dulo nito mga kalitar. Parang puto ng Garcia. Yan. Napatawa yung aking camera girl mga kalitar. Si Mrs. Kalitar. Kasama natin si Mrs. Kalitar. Kasama natin si Potpot. Kasama natin si Kuya Dave. Review ulit natin mga kalitar. Ito yung mga kalitar, pet kupas. So, naubusan tayo ng ibang kulay mga kalitar. Naubusan tayo ng ibang pabalat, ng ibang color. So, magsaitim muna tayo at papangalan natin siya si Black Mamba mga kalitar. Ang ating papagayo ay si Black Mamba. Wow! Pakita ito mga kalitar. So, unang test play lang to dahil ito kagabi ko lang ginawa. Pati ba mga kalitar, laon? Lahat laon ang kawayan mga kalitar. Laon to, laon, 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 laon. Ang may-ari, laon. Okay, bali test fly. Ito yung ating tase. Meron pa rin tayo, palili pa rin mga kalitar isa yan. Ang pangalan naman yan mga kalitar si Kilyawan. Ano naman nakuhan yung pangalan mo yun? Ayan. Dilaw mga kalitar, dilaw. Ayun mga kalitar, nabutas agad. Natusok agad nung ano. Ano nakatusok dyan? Natusok ng puwet. Natusok agad ng puwet mga kalitar. Hindi pa lumilipan, natusok na. Kaya naman buhay yan mga kalitar. Oh no! Ito mga kalitar ay... Ang kawayan nito magulang lang. Ito mga kalitar ay semi-pantangar, semi-pangkitay. Flat yung pagkakayari, pero yung kasangkapan ay hindi pwedeng panlaban mga kalitar. Tignan yung mga kalitar kung gaano kanipis. Yan. Review muna tayo mga kalitar. Napakanipis lang mga kalitar. Laon yung patindig, magulang lang yung baskagan. Manipis, sobrang nipis. Kumbaga... Kung ilalaban man, sinasabing itong mga sinasabing pang alas 4 mga kalitar. Panayon yung hangin. So unahin muna natin yung black. Baka mabalik. Ito mga kalitar yung ating pang-testing sa mga pangkitay natin. Siyempre, ito, ano pa ba? Ito naman yung lagi natin pinapakita. Size 150 na tanse. Okay mga kalitar, kabit ko muna. Kayo butas lalo yan. Ito mga kalitar, kaya natin ginawa ay baka isang araw tayo mapapadayo ng laban. Kaya gumawa muna tayo ng ganitong mga pangkitay. Tingnan natin ng... Okay, dilim. Kabit na natin. Yan mga kalitar yung parisukat, nylon. Ito nylon mga kalitar, malaki. Parang mga... Yan ba yung binig sa bayan natin?
Halos magsinlaki yung tanse, malaki lang to ng konti mga kalitar. Yan yung binili sa bayan. Oh, ito yung binili namin noong isang araw no. Binili namin to nung itong parasukat na to nung nagpunta kami ng bayan, bumili kami ng pabalat. Ano ulit pabalat? First try. Ang problema ko mga kalitar talaga sa ganito ay yung pagpapababa. Dahil hindi pa tayo talaga sanay. Ang dami na nating napalipar pero hindi pa rin tayo makaperfecto ng pagpapababa. Oh no! Ouch, ouch. Surbol na natin mga kalitar ang tali. Okay. Dito tayo sa may walang sasangitan mga kalitar. Padala ko ng tansi natin. Ito mga kalitar, itong pabalat na black, kapag talaga naiinitan, lumulubay. Kaya hindi masyadong gamitin ito sa pangkitay. Kita nyo ba? Basta oras na nainitan yan, pansin na pansin mo, lumulubay yung pabalat. Luwag na. Lumuluwag. PG ka. Saktuhin mo yung video para maganda yung thumbnail natin. Saktuhin. Yung medyo kit pag pinalakita kita. Bakit ako? Paano? Paharap ako. May doon ko sa likod. Talaga? Sasabihin ko siya pagtatalang para pakinig mo. Para ako mag-sinyas para... Hindi naman huwakan. Para ano, hindi naman. Ako mag-sinyas mo kita. Baka mo muna sa parasukat. Gepe. Oh, piyan. Diyan na. Wow! Prepare uli kayo, Dave, mamang gabi. Layo naman. Okay, layo pa. Oh my gosh. Hop, diyan na. Diyan na. Ay! Diyan na, isa na yan. Masabit. Ha! Oh! Sisingit ko lang to mga kalitar, ang pangkitay po sa dya ay walang sumba. Ito po yung pangkitay ay panlaban at hindi po kami naglalagay ng sumba kasi bibigat yung saranggola. Kaya ang pangkitay po sa dya ay walang sumba. Wow! Tayog.
Okay, yon mga kalitar. At napalipad na natin mga kalitar yung ating saranggola. Medyo parang pansin ko mga kalitar, sulo pa yung ating parisukat. Pero pondo siya, wala siyang kiling mga kalitar. Pero try natin yan mga kalitar. Halos sanay na tayo sa mga pangkitay na pag gumagawa tayo, hindi masyado nagkakakiling. Ayan mga kalitar. Parang medyo luhod, luhod pa mga kalitar yung tansi. Dapat hindi ganito yung tansi eh. Dapat ba straight? Dapat straight yan mga kalitar. Saan pagkaganyan mga kalitar? Sa parisukat yan. Ang parisukat niya ay medyo sulupa. Kaya hindi pa siya nabatak masyado ng hapin. Pero wala siyang kiling mga kalitar oh. Timbang na timbang. Na-straight naman siya eh. Pero hindi ako napaperfectuhan mga kalitar. Kulang siya sa adjust ng parisukat. Try natin habaan mga kalitar. Para pala yung spade, ano. Luhod talaga mga kalitar. Adjust pa. Adjust pa natin sa parasukat. Pero hayaan muna natin siya sa taas. Habaan natin. Para yung pakpak niya masanay sa... Hindi naman ito susuko basta mga kalitar yung kawayan kasi laon yung kawayan. Ang sumusuko lang talaga basta-basta yung kawayan. Yung mga laya o yung mga mura na kinayas mo. At saka yung magugulang na kawayan, nasuko rin talaga yan. Pero itong laon, sumuko man, napakatagal na panahon mga kalitar. Ayun, nakatapat sa'yo. Sa bibig mo. Video mo yung papagayo natin, no? Ayun, mga kalitar yung papagayo. Luhod talaga, luhod. Kasi yung ganitong mga pangkitay dapat kahit 150 dapat may straight yan. Kasi yung mga ginagawa kong pangkitay sa dyan dati kapag naiitimpla na ayos at yung 150 nai-straight yan. Baka nakapagpakitay na rin tayo sa labanan ng papagayo mga kalitar. Dalawang beses na yung ginawa natin, kumitay na sa labanan. Wow! Pero ito, hindi ito kikitay mga kalitar. Kulang na kulang pa. Kulang na kulang sa timpla. Oh no! Talagyan mo ng asukal. Sobrang sulo pa mga kalitar. Yung sulo yung halos nakatungo yung papagayo. Saka walang bagsik mga kalitar ang dala ng hapin no? Kulang. So mamaya bababa na natin itong mga kalitar. Video mo yung ating saranggola. Bababa na natin itong mga kalitar mamaya. Tetesting naman natin yung dilaw. Kita niya mga kalitar, ang luhod, sobrang luhod. Tsaka hindi siya mabagsik pang bumanat ng hapin. Yan, dapat ganyan mga kalitar. Yan, tinatamaan siya ng malakas na hangin. Tama mo yung ano, hindi yata kita yung papagayo. Kita. Ayun pala. Kita pala. Puwet kupas mga kalitar. Ngayon lang ulit tayo nakapagpalipad ng puwet kupas. Kasi madras tayo sa birthday. Puro na lang sopas. Dito pwedeng idayo pa mga kalitar pagka ganito yung lipad. Ito tinitimpla pa talaga ng ayos mga kalitar.
Ang titimplahin lang natin dito para sukat kasi wala siyang kakiling-kiling oh. Pantay na pantay mga kalitar. Tapos try mamaya natin yung dilaw natin, yung ating kilyawan. Video mo yung ating papagayo. Baka madiscover tayo sa mukha, yung mukha natin sa kakatutok. Oh no! Steady nga siya mga kalitar. Yung iba pag nakakita ng steady, akala nila ayos na yon. Pero kapag yung pagdating sa labanan, hindi kailangan ng basta-basta steady. Mas gusto pa talaga ng iba yung nailing-iling pero hindi nababa. Pero ito hindi bababa. Elhood naman, wala rin. Walang kwenta, walang kasaysayan yung laban. Ibigay na lang yung pera pag ganito yung ilalaban. Oh no. Pero ito madali namang ayusin to. Sa parasukat lang. Mga kalitar, ang kapalantasin natin no? Baba na natin to mga kalitar, tapos testing natin yung isa. Hindi na yun. Yung isa naman mga kalitar, testing natin. So, sana maparasukan natin to ng ayos mga kalitar. Pag hindi ito naparasukatan, iisang kalalabsan na ito, malamang na ito sa bali. Kasi ang dulo nito parang ano lang. Parang ting-ting. Oh no! Pinakagat ako ng guya. Ito mo yung papagayo ko. Ito mo, steady-steady talaga sa taas yan mga kalitar. Ang problema lang talaga, hindi pwedeng... mga kalitar, saka lang siya tumitindig kapag kinukubla. Ayan o. Kumakita. Wayo. Wow! One click mga kalitar yung ating saranggola. Walang kiling. Pero may... diferensya pang konti. Ah, nawalapit na mo ba? Hindi man perfect landing yung ating saranggola ay nasa maganda namang kalagayan na bumagsak. Wow! Una ulo. Woo! Yung isa naman mga kalitar, saka ko na lang ito ayusin. Tapos pakita ko sa inyo yung sinasabi ko sa inyo kung paano yung aayusin mga kalitar. Sobrang pondo niya sa taas mga kalitar. Hindi naman ito umaangat. Yun ang problema mga kalitar. Sobrang steady niya, yun ang naging problema mga kalitar. Dahil hindi siya umaangat. Umangat man siya, naiiwanan yung hapen o yung tanse. Dahil dito yun mga kalitar. Teka muna. Ay. Yan. Ayun mga kalitar, sulo. Sulong-sulo pa. Kailangan ibaba pa yung parasukat.
pero hindi na natin paakatin mga kalitar. Nakita mo dito yung ating pag-aayos. Ganito mga kalitar, yung sinasabi ko. Kailangan ano mga kalitar, kung ano man tawag sa inyo, kailangan ibaba pa ng konti yung parasukat. I-adjust. Yung parang dito kayo kukuha ng ano ng dito kayo magbubuhol sa baba. Kasi napakasulo mga kalitar. Yung pagiging steady niya sa taas, yun na naging problema. Hindi porkit steady ka nga sa taas, sa labanan, hindi pwedeng ganun lang mga kalitar. Huwag din naman yung masyadong upo at hindi lalong aangat. Ito mga kalitar, ganito pa. 'Di ba meron kayong pag gumagawa kayo ng papagayo, 'di ba may tansi, may meron ditong talay mga kalitar sa gitna. Sa pinagtalian sa gitna mga kalitar, dapat sentro 'yan. Dito sa may gitna mismo. Diyan kayo kukuha rin ng isang sukat mga kalitar. Dito sa pinagtalian niyo sa gitna, eh mag-a-adjust lang kayo ng konti lang, siguro mga 1.5 inch. Hindi kasi makita mga kalitar yung tali sa gitna kasi black yung ating pabalat. Ito naman mga kalitar. Itong isa nating saranggola. Ito mga kalitar talaga, na-testing ko na lang siya kasi may killing siya dito sa may. Papunta dito sa may pabalat niyang black. So i-adjust lang natin ng adjust pa. Para sigurado mga kalitar na yan mga kalitar, test fly. So bali ito mga kalitar, lagyan na natin ulit dito. Pwede pa ako itong ating saranggola. Kahit medyo malapit na lang itong mga kalitar. Diyan na ito sa malapit tip. Gila mo ko, huwag ka lalapit dito. Oh no!
Natakot ang tama ako. Ito, natimpla na talaga ito nung isang araw kaya maganda yung lipad. Pero ang nangyari mga kalitar, nung nasa baba kanina, inadjust ko pa yung kiling, napasobra mga kalitar. Sumobra yung pagkakalagay natin na lado. Kaya medyo tumagilid sa papunta sa kanan. Tignan mga kalitar. Mas mabagsik itong magdala ng hapin kaysa dun sa black kasi ito natimpla na ng ayos mga kalitar. Wow! Ang lupit mga kalitar ito. Pero mas manipis yung kawayan ito. Pag natimpla yun, mga kalitar, yung black natin, halos magpapang, ano na sila, magpapang, magsisimpantay na ng pagdadala ng hapin. Saka ito, mas masikang, mga kalitar. Ang mas masikang, mas maluwang yung pakpak kaysa dun sa isang, ano, sa item. Mas maluwang yung pinagtalian ng baskagan, mga kalitar. Mga tutorial muna tayo, mga kalitar, habang ganito muna yung pinapalipad natin, mga pangkitay. Tadyo ba, mga kalitar, oh, ang bagsik magdala ng hapin ito. Wow! Napa-adjust lang ng sobra yung ating lado mga kalitar kaya may kunting bumalik yung ano kiling, may kunting kiling. Pero lupit mga kalitar. Oh. Kabahan pa natin mga kalitar. Parehas to mga kalitar kinupas. Lupit oh. Sobra lang yung lado. Kaya pag dinatamaan ng hangin, nagilid oh. Nako. Mamaya adjust kuli mga kalitar tapos palilipa rin kuli. Ganyan mga kalitar, kita na natin yung lado, ibababa muna natin. So mga kalitar, sinasabi ko labis yung kiling dito sa lilom. Tanyo mga kalitar, oh. Ang parsukat nito mga kalitar ay ano, ang parsukat nito cross. Yan mga kalitar, hanggang baskagan nakatali yan. Kaya lang nagagawa itong ganito mga kalitar, mas maganda gawin to kapag ang parsukat mo maliit. Pero maliit, nagbubuhol. Pero ito naman, kapag nabagting na, mawawala na yung buhol nito. Ito naman mga kalitar, labis yung lado. Ayan o, yung lado natin nandito. Sobra na pa-adjust pa parto, kaya ibabalik natin mga kalitar. Parang halos wala na siyang lado mga kalitar. Ni-adjust lang natin. Maluwagin muna natin mga kalitar. Ayun. Naibalik na natin mga kalitar. So, try na uli natin. I-adjust natin pa para ito mga kalitar kasi sagad dito. Okay. Isa pa, Kuya Dave, para makita natin yung... Tamalayo na lang ako. Oo, oh, dyan ka na lang. Para makita yung tunay na lipad mga kalitar, inayos natin. Thank you.
Okay, yan mga kalitar, oh. Yung saranggola. Oh, yung papagayo. Yan yung timbang niya mga kalitar, yung tamang timbang. Hindi siya nasalungat sa hangin. Try lang natin habaan mga kalitar kasi kapag masyadong mababa, hindi pa siya nakakasagap ng hangin. Yan mga kalitar yung ating papagayo. Ang galing lupipad mga kalitar, kahit manipis yung kawayan. Yan yung mga kalitar, oh. Ang galit! Kita kayo papagayo? Hinaanong lagi, kaya nasa na. Kaya niya, o. Ayun, papagayo mga kalitar, o. Nasa tapat na namin mga kalitar sa taas. Okay mga kalitar, ito yung isa pang tips. Ito yung sikang na sinasabi mga kalitar. Tutok mo dito, Dave, parang Dave yung camera. Ito mga kalitar yung sikang. Ito at saka ito, yung pagitan. Kapag mas maluwang yan mga kalitar, mas malakas buwatak ng hapen. Pero kapag sobrang luwang, ang hirap naman doon ay yung hindi ka masyadong makakita ng kalaban. Kasi pag mas maluwang ang sayo, hindi kalabanan. Pero itong mga ganito, mas madaling makahanap ng kalaban mga kalitar. Sakto lang yung sikang. Pero kapag ang purpose ng mga kalitar, yung sinabi ko kanina na, pag mas malaki yung sikang, mas maluwang, mas malakas bumatak ng hapen. Parang yun nasa taas mga kalitar. Pakita mo parang yung ating sa taas. Ayun mga kalitar, yung nasa taas sa papagayo. Yung dilaw na yan, mas masikang dito mga kalitar. Pero mas maotlo yung pakpak. Pero harapot din sa akin parin, Dave. Pero kapag gagawa kayo, talakhan yung sikang, huwag nyo naman sosobrahan laki kasi hindi nababagay minsan sa pakpak. Pagmumukha na siyang oblong na wala na siyang forma mga kalitar. Saka yun, hindi na masyado makakahanap ng kalaban pag sobrang laki yung sikang. So ito mga kalitar yung ano, yung ating saranggola. Ang galing lumipad mga kalitar ang tayo. Manipis lang yung kawayan niyan mga kalitar pero matayog. Ang hubog niyan pangkitay pero yung gitna niya hindi mo masasabing pangkitay kasi manipis. Pero kung porma sa tayog mga kalitar gaya niyan, pwedeng ilaban niyan. Kasi tumatapat. Wow! Kita ba yung ating papagayo? Ayun pala mga kalitar. Kita pala. So baba ako na to mga kalitar, sana mapresok tang uli. Dahil may pupunta naman tayo, mukha tayo ng kain dito. Another tips na ulit tayo mga kalitar. Nakapagbigay tayo ng tips, sana may natutunan kayo sa ating video. Kahit konti lang. Okay mga kalitar, bali ibaba na natin to. Sana magparasukatan uli natin. Nakatsamba lang tayo ng isang parasukat kanina. Pero hindi natin masasabi susunod. Baka mabali pag susunod na pagbaba natin. Kita naman sa ikip ng kakakas. At yan mga kalitar, hindi pa rin natin ang parasukatan pero wala naman naging damage mga kalitar. Yan mga kalitar yung pakpak, ganun pa rin. So tara dito sa lilam. Yan mga kalitar yung pinalipad natin, dalawa. Mas malaki tong itim. Pero mas masikang yung dilaw mga kalitar. Yung nagtatawag na ako. Hindi naman pala sila masyado nagkakalayo ng sikang. Pero ito talaga, first, itong itim,
First try natin to mga kalitar, ngayon lang natin pinalipad. Wala siyang kiling, pero ang problema lang sa parasukat. Pero in-adjust na natin, pero hindi natin papaliparin mga kalitar kasi saka na lang natin papaliparin kapag dumating na yung mga kasama ko na sadyang expert sa pagtitimpla ng papagayo. Parang kape lang yan mga kalitar. Kapag sakto yung timpla, mas masarap. Wow! Bali mga kalitar, alisin ko na to dito tapos pulunin namin yung tanse. At may pupunta kami. Tingnan namin yung kung may bunga yung kainituan o kung hinug na baga yung aming mga palaki doon. Kahit hindi aming punuan. Galito mga kalitar, magulang lang talaga yung kawayan nito. Hmm? Ano piso mga kalitar? Pero ito talaga, itong black, sobrang pundo, sobrang steady sa taas mga kalitar. Ang ano nito, adjust na lang natin. Talagang saktong sakto to pag natimpla mga kalitar. Ang ganda nito. Kasi wala siyang kiling. Wala na tayong babaguhin iba. Yung mga kalitar, bali na puno na natin. At talaga nakakangalan yung puno nito. Alam mo lang kakunti, ang puno nito siksik na siksik. Ang bigat, sobrang bigat mga kalitar. Tapos yun ang ating saranggola nandun. So tara, may lakad tayo. Tingnan natin yung ating kainituan mga kalitar kung may bunga na. O kung may hinog na baga. Makapanguhan ng konti mga kalitar. So tara. Okay, mga kalitar, bali tara. Meron tayong pupuntahan. So yan, mga kasama natin mga kalitar. Si Mrs. Kalitar, nasa huli. Hindi masyadong makabilis ng lakad mga kalitar. Yan mga yung kasama natin. May dala kaming tiken. Yung kawig. Kasi alam ko, tagay nito ngayon mga kalitar. Dito sa paliparan namin may punuan ng kainito. Medyo bawas na lang kasi yung dating mga nangunguha pinupulay. Pero may tira pa naman puno. Pero dating puno nito sa sobrang dami. Ngayon konti na lang yata. Tagal-tagal na rin kami hindi nakakapunta rito mga kalitar. Lawak ng paliparan namin mga kalitar oh. Kita niyan. Dito kami naghaharap ng gagamba. Kapag season ng gagamba. Pero yung iba, pumipick up pa sa ibang lugar mga kalitar. Sa mga Masbate. Sa mga kung saan saan lugar, Isabela. Mga Cebu Lines, ganyan. Mga kalitar oh. Ayun mga kalitar, bali na-late kami ng dating. Wala nang bunga mga kalitar. Nagtagbulok na pala mga kalitar. Oh no! Ay, iisa na. Hinug nga, iisa naman mga kalitar. Ito mga kalitar ang puno. Ang daming puno dito na kinito. Puno yan mga kalitar. Puno rin yon. Tapos yon pa, puno rin yon ang kinito. Sa likod ko meron pa rin mga kalitar. Ayan, oh. Ayan, puno yan. Tapos yung pa, puno rin. Kinito ang to mga kalitar. Sobrang daming kinito dati dito. Yung isa na namatay na yung puno doon, maliliit ang bunga na matamis. Tapos dito mga kalitar, ito kabutihan din namin to mga kalitar pag season ng tagkabuti. So bali mga kalitar, wala nang tayong gagawin mga kalitar, bali pauwi na tayo. So sayang daw sabi ni Potpot, sayang, wala doon naman kami nakuha. Meron naman sa puno, iisa. Kaya pabalik na kami mga kalitar. Doon na lang tayo sa labas ng palayan mag-outro. Mag-outro na tayo mga kalitar. Dala. Okay, dito na tayo mag-outro. Yan, dyan kayo sa likod. So, yon, what's up mga kalitar? At hanggang dito na lang muna yung ating videos. Ang ating vlog, bukas ulit mga kalitar, nakapagpalipad naman tayo ng dalawa. Ang ating Kilyawan at saka si Black Mamba, anong pangalan ko? Si Black Mamba. Yan, si Kuya Dave, si Mrs. Kalitar, si anak ko, si Carlo, at saka si Potpot mga kalitar, si Potpot. So yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga kalitar sa panibagong vlog natin bukas. Bukas palipad tayo ng bago ulit. Bago ng bago mga kalitar. At ayun. Bye-bye mga kalitar. Takloban muna. Hindi ko matakloban.